Babala, sensitibo po ang mga video na inyong mapapanood. Pinalabas kanina sa pagdinig ng kamera ang mga nakamamatay na pag-torture sa ilang empleyado ng Pogo sa Porac, Pampanga. Merong kinuryente, may pinaghahampas at merong pang patay na ng matagpuan. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Umiiyak ang lalaking yan habang nakaposa sa bed frame at walang habas na pinaghahampas sa batok at ulo. Ang biktima raw sinubukang tumakas mula sa Lucky South 99 Pogo Hub sa Porac, Pampanga at napagbintangang nagsumbong sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC. Ang babae namang ito, tinadyakan na pinagsasampal pa sa mukha dahil napagbintangan ding nagsumbong sa mga otoridad. Meron ding lalaking biktima na kinukuryente ang kamay habang nakaposa sa kama. Ang Malaysian namang ito, pinagpapalo ng stick at kalaunay na tagpo ang patay. Ipinakita ang torture videos na yan sa pagdinig kanina ng House Joint Committee ng Public Order and Safety at Games and Amusements. Ayon kay late 4th District Representative Richard Gomez, kailangan nilang ipakita ang mga video na ito para malaman ng lahat kung anong nangyayari sa loob ng mga illegal na Pogo. Ang ilan sa mga nakaranas ng torture sa mga Pogo Hub humarap din sa pagdinig. Apat dyan ay sinagip na foreign nationals habang ang isa ay Pinay. Ang isang Malaysian na sinagip mula sa Pogo Hub sa Bamban, Tarlac, bugbog sarado raw tuwing pumapalag sa utos ng mga opisyal sa Pogo. When I first day, you already give up my phone, my personal phone, and then I lost my contacts in the face. The time them torture me in the face. Ang matindi pa, napasok siya sa Pogo matapos ibenta umano ng mismong kaibigan niya sa halagang 300,000 pesos. Ang sabi sa kanya ng barkada niya, kakain lang tayo doon sa baw po kasi Chinese New Year po yon. Pero ang nangyari po, ibinenta po siya sa halagang 300,000. Pero hindi po niya alam. Kinuha po yung kanyang cellphone, tapos yun nga po, sinabihan na po siya na kung kaya mong mabayaran within 6 months, makakalabas ka po. Pero may mga pagkakataon po kasi na umaalma yung ating witness, kaya siya po'y nabubugbog. Ipinagtataka naman ng mga kongresista kung paano nakapasok ang mga dayuhang ito sa bansa. Ayon sa PAOC, nakapapasok sila gamit ang tourist visa. Naging problema nga po, pag nandun na sa nandun na po sila, grupo-grupong kinoconvert yung kanilang tourist visas into working visas, pero fraudulent po yung mga kumpanya na kung saan nakapangalan po yung mga working visas po na yon. Sa parehong pagdinig na pag-alamang marami na ang kinanselang lisensya ng Pogo sa buong bansa. Ayon sa PAGCOR, ang higit 400 mga Pogo na kinansela ang mga lisensya ay maaaring nag-ooperate pa rin hanggang sa ngayon para sa isang mambabatas, responsibilidad, hindi lang ng national government, kundi lalo ng local government units at mga mayor na tiyaking mapasara ang mga ilegal na Pogo. Ayon sa mga kongresista, may pananagutan pa rin dito ang mga lokal na pamahalaan. Sabi naman ng PNPCIDG, kailangan may magreklamo muna laban sa mga illegal na Pogo para masawatan nila ang mga ito. So hindi po talaga mamamonitor hanggat walang nagre-reklamo. So continue sila sa illegal activities. Is that what you mean, sir? There is that intelligence build-up that we are doing, including PAGCOR, including PAOC. And that's why we have raids of these big scam hubs. And it is on the data that we are doing something about it. Aminado naman ng Department of Justice na talamak ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga Pogo sa bansa. Ang gobyerno na raw ang bahalang magdesisyon kung panahon na bang iban ito sa bansa. Itutuloy ng kamera ang pagdinig sa susunod na Martes. Magsasagawa naman ng ocular inspection ang mga miyembro ng House Joint Committee sa isang Pogo sa Barangay Lagundi, Mexico, Pampanga sa July 25. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 4. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.